dito sa aming bagong farm ay mas marami na po yung population ng aming mga alagang pato kaysa po sa manok. Normal lang naman yun, mga kagri, dahil nga sa yung mga manok naman natin is mas marami po yung lumalaga kaysa po sa mga nangingitlog na talaga, mga kagri. And sa Muscovy tax natin is 9 po yung ating inahin. At ayun, tuloy-tuloy na po yung kanilang pangingitlog. Maganda rin na nailipat na natin dito yung ating mga alagang pato dahil nga dito nakakakain na sila ng feeds, mga kagri. Doon kasi sa kabila, kabilang area ay darak lang po yung pinapakain natin. And hindi natin sila masyadong naalagaan doon, mga kagri. So dito napapakain natin sila ng maayos. At napansin ko is gumanda yung kanilang pangingitlog. No, napakabilis po nilang mangitlog ngayon, mga kagri. Ang bilis nilang dumami sa ngayon. Bali, eto nga, meron pa tayo ditong mga pinapalaking iba. So meron po tayong 13 heads pa dito na pinapalaki. So ang ginagawa po natin sa kanila, mga kagri, ay talagang open po yung kanilang patuka at hindi po natin pinapabayaan na maubusan sila ng tubig. So importante kasi sa ating mga alagang Muscovy ducks, mga kagri, or yung ating mga pato is tubig. And ito namang mga nasa labas na to, mga kagri, nakakapunta sila dyan sa may maliit na sapa or ilog. So naliligo po sila dyan minsan, kaya walang problema. Mabilis po silang lumaki. At mamayang tanghali siguro or hapon, dadalhin na naman po natin dito yung isa nating alagang naglilimlim doon. So yun na po yung pinakalas na alaga nating pato na ililipat natin dito, mga kagri. So ayan, okay na yung lilipatan niya. Basa pa kasi kanina, no, yung ibang sisiw, kaya hindi muna natin pinilit na dalhin dito. So baka mamatay pa yung mga sisiw, kaya papatuyuin muna natin, mga kagri. Bilis lumaki ang ating mga alaga. So yan na po yung mga ano dati, maliliit. So ayun, may dadagdag na naman tayo sa ating mga inahin. So ito, sure na babae na yan, tsaka yung isa doon. Ito babae rin po siguro, no. So may dadagdag po lahat yan sa ating mga inahin na nandito. Except lang po talaga sa mga magiging lalaki, mga kagri. I-out po natin lahat yun para maiwasan po natin yung inbreeding. At binabalak ko rin po na ipalit na naman tong ating lalaking pato para maiba naman yung ano, maiba ulit yung kanilang lahi. So ganun po yung ginagawa natin, no. Hindi po tayo nag-ano sa isang lahi lang ng barako. Pagka alam na nating marami nang dumalaga ulit, is pinapalitan natin. So sa mga manok naman natin, mga kaagri, no, bali ayun nga, mas kukunti kasi yung mga inahin nating nangihitlog na mas marami po yung dumalaga. So pag nag-start na rin po yung mga dumalagang mangitlog, so mapapabilis na rin po yung pagpaparami ng ating mga manok. So sa ngayon, mas mabilis pong dumami itong ating mga Muscovy ducks. Siguro malaking tulong na rin na yung pinapakain natin sa kanila is feeds na. So magaganda rin yung pangangatawan nila, mga kagri, compare nun. Dahil nga medyo bumigat po yung ating mga alaga. So nung puro darak po yung kinakain nila, ay medyo siguro dahil nga sa darak, magaan sila. So yun, o, ganda na naman ng ating bagong inahin. So magdadagdag pa tayo, no, mga kagri, ng mga inahin para lalong mas mapabilis yung ating pagpaparami. So ganun din po sa ating mga manok. Kaya lang hindi na po ko bibili, mga kagri, ng inahin. Bali magpapalaki na lang ulit tayo sa ating mga napalabas na sisiw. At yun po yung ating gagawin, inahin. So hindi naman po kasi kami nag-ano ng lalaki dito, mga kagri, no. Yung mga lalaki po nating mga manok is binibili po talaga natin sa ibang nag-aalaga para yung inbreeding ng mga kagri ay iniiwasan natin. So pinakawalan ko na po yung inahin nila dito kanina.
At ganoon din po, open din po yung pagkain nila mga kaagri para mabilis po silang lumaki. So yan, papalakiin na lang natin ng konti, no? Papakawalan na rin natin sila para makakain naman sila dito sa labas. So nakakatawa, no? Mabilis dumami ng alaga natin dito sa bagong area. So yung mga manok natin dito talagang mano sila, oh. Tignan yung mga balahibo nila, magaganda. Sa kabila noon, napansin ko, lagi silang nagkakasakit doon mga kaagri. Siguro nga, masyado nang kontaminado yung area doon. Dahil nga may nag-alaga nga dati doon ng panabong na manok. So, isa lang naman po yung nagiging sakit nila mga kaagri, no? Bali, sinisipon sila, nagkakakuraysa. So, palaging ganun po yung nangyayari sa mga alaga natin doon sa kabilang area. Kaya maganda rin na nailipat na natin sila dito. At least ngayon ay parang okay naman sila mga kaagri. So ayun, kita nyo ang dami na nating alaga dito. So lalo na pag nailipat natin lahat, yung kambing, native na baboy, at saka yung pupa natin mga kaagri. So nung Thursday pala, sinubukan kong akyatin itong ating property mga kaagri. Yan lang pala sa may bandang gitna niya, is napakaganda po pala dyan na tayuan ng mga pabahay dahil hindi siya ganun ka tarik. So medyo patag po sa lugar na yan. Kaya sa mga susunod na itatayo natin is dyan na po tayo sa may bandang gitna. At dito sa baba, ito na lang siguro, i-maintain na lang natin to. Dahil nandito na to, bali ayun, makikita po sa mga susunod na buwan or next year na siguro mga kaagri na magpapatayo tayo ng mga ibang ano dito. Dahil na kailangan bago tayo magpatayo ng iba is maayos muna lahat itong nandito sa baba. So ayun mga kaagri.